Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan na, nandito na naman po tayo. Napakagandang gabi ito. Pagkaganito naman ang maririnig mo sa gabi, talaga nga. Kikiligin ka. Relax, relax lang tayo. Huwag tayong magpapa-apekto dun sa nagme-meltdown na matakaw. Share muna natin. Ayan na. Let me be the one to tell you. Ayan. At mamaya naman eh, may makakapanayam tayo via phone patch. Kaya ho tayo natagalan eh, dahil meron ho tayong bagong gamit ngayon. At sana'y magustuhan nito. Ito yung gamit na nag-i-invest ho tayo para pwede ho tayong mag-interview at through phone. Ito ho yung ginagamit natin ngayon. Rodecaster. Ay, sandali. Yan. By Rode. Maganda ho ito. Ito na ho. Ito na, sinishare lang ho natin, ha? Ito ho, medyo seryoso itong usapan natin ngayon. As much as possible. Gusto kong seryosohin, no? Gusto kong kausapin ang mga puso ninyo. Lalo na ho. Ayun kay, dito kay TP. Hayaan na ho natin yan. Pag-uusapan natin siya, pero higit sa kanya, ang gusto kong kausapin ay yung mga nauuto niya. Una ho sa lahat, panalo na ho tayo. Alam nyo kung bakit? Kasi ganito lang ho kasimple yan. Minsan ho talaga hindi kailangan ng dunong. Kailangan ho eh common sense. Ano ho ibig sabihin ito? Sabi ng iba, asan daw ang ebidensya? Simple lamang ho ang sagot ko dyan. Tanungin ho ko kayo. Nung nag-opusa ang ibang tao at ibang vlogger patungkol kay Bruce, Attorney Bruce Rivera, na siya ay addict, nang hingi po ba tayo ng ebidensya? May nilabas po bang ebidensya ang kampo nito ni Tolonges? Wala ho. Asa no? May video ho ba? Wala. Puro kwento ni ganito, sabi ni ganito. And yet, naniwala ho tayo. Marami ho ang bumanat kay Attorney Bruce. Na hanggang ngayon, sa totoo lang ho, sigurado ako na apektuhan pa ho sa kanya, na apektuhan pa yun nung ibinansag sa kanyang batorni. Yung totoo lang ho, wag ho tayo maglokohan. Sigurado ako yung perception na yun na andun pa kay Attorney Bruce. Bakit ho? May mga vlogger na nilabas yan na batorni. Asa ng ebidensya? Wala. Tapos hihingi kayo ng ebidensya sa akin? Hindi ho ako tanga. Hindi ho ako ganun katalino sa academics, pero hindi ho ako bobo. Pangalawa, pinagbintangan natin, lahat tayo, galit tayo kay Lenny Lugaw Robredo. Buisit siyang peking vice president na yan. Buisit talaga yan. Pero nung pinagbintangan ng ilang vlogger na nagpalaglag siya sa Amerika, asa no ang ebidensya?
tanungin ko kayo, asan ho ang ebidensya? Wala hong ebidensya, di ba? And yet, pinaniwalaan ninyo. Tapos, ngayon, hihingi siya ng ebidensya. Huwag nga ako. Pangatlo, puro akusasyon at paninira kay Doc Willie. Anong ebidensya niya? Yung phone call. May napatunayan ba dun sa phone call? Manghamangha tayo, mayroong phone call. Pero ang totoo, may napatunayan ba yung phone call na yun? Di ba ho? Meron ba? Wait lang, hindi ko pala na-check kung may maganda ho ang volume. Maayos po ba? Paki-comment nga na lang po kung maayos ang volume nito. Wala ho, di ba? Wala rin nung ebidensyang ipinresinta na si Doc Willie ay namamagitan at pinagtatanggol ang kung ano-ano mang patungkol sa dengbaksya. Ano? Anong ebidensya? Sige nga ho, ipakita nyo sa akin ngayon. I-post nyo ngayon dyan. Meron mo bang ebidensya? Wala po. Wala. Anong ebidensya? Ayon sa aking source, ayon sa abogado ko, ayon sa kay ganitong attorney. Asan ang source? Asan? Asan? Asan ang ebidensya? Give me a concrete evidence. Walang maipakita. And yet, Thinking Pinoy destroyed Doc Willie. And we believe it. We are guilty of believing Thinking Pinoy. Diba? Yan ho ang totoo. Hindi ho ba kayo naawa kay Doc Willie? Na isang napakabuting tao, napakagandang pangalan, hindi pa ho, hindi pa uso ang politika sa atin, tumutulong na ho siya for how many years? And yet, isang hambog na katulad ni Thinking Pinoy, sisiraan ng katulad ni Doc Willie. Bakit? Hindi nyo ho ba naitanong yan? Tapos, hihingan nyo ako ng ebidensya. Alam nyo ho kung bakit ko nasabing panalo na ho? Ganito lang kasimple yan eh. Utak-utak lang minsan. Ito lang ho ah. Bibigyan ko kayo no. Hindi ko ho ever pinangalanan si Thinking Pinoy. Never kong binanggit sa aking vlog. Ngayon ko lang ho binabanggit ng kanyang pangalan. Kinamumunghi ko ang pangalan ni Thinking Pinoy. Bakit? Papaliwanag ko sa inyo. Hindi ko siya binabanggit. Kayo ang nagbabanggit. Kayong mga alipores niya, kayong mga umiidolo sa kanya, ang nagbanggit ng pangalan niya. Hindi ho ako. Bakit to? Paulit-ulit ko sinasabi, I am not against any person. I am against the wrongdoing, the attitude. Ang ganda-ganda ng pagkasabi ni Tony Galgana. Nabasa ko lang kanina. Sabi niya eh, we love people who make commit mistakes. Sabi niya, ang ganda-ganda. Pero ang sinisita dito, yung wrongful doing na ginagawa ng tao. Yan o, ang puntirya ko dito. Hindi ho si Thinking Pinoy. I'm not saying Thinking Pinoy. I never mentioned Thinking Pinoy. Never. Okay? What I'm saying is, yung kalakaran na nangyayari sa social media. Huwag na ho tayo magmaang-maangan tayo mga vloggers. Meron ho sa atin ang bayaran talaga. Huwag ho ako. Ako ho, lolokohin ninyo. Marami ho sa ating ganyan. Okay lang sana kung PR-PR eh. Ayos lang yan. Kasi PR is a legal way of doing business. Okay? Press release, public relation, kung ano man ibig sabihin niya yung PR-PR na yan. Trabaho yan eh, ng talagang mga tao. Maging sa Amerika, maging artista, mga politiko, nag-hire sila ng PR man. There's nothing wrong with that. Hindi ho yan ang sinasabi ko. But, sa ating mga vloggers, meron talagang binabayaran to destroy people. At meron talagang, wag ho natin bintangan na ang media, mainstream media lang ang may ACDC. Yung attack, collect, and defend, collect. Wala, hindi lang ho yan sa mainstream media, maging sa social media. Nagugulat kayo, nagagalit kayo sa akin dahil sinasabi ko ang totoo. Pero yan ho ang katotohanan. Alam niyo ho ba, yung industriya na yan ay matagal na sa mainstream media. Napakatagal na ho nangyayari yan. Kaya maraming mainstream media na media, okay? Ayoko na lang magbanggit na napakayaman. Ang singil sa interview, ah, interview pa lang, 100,000 na meron isa dyan, top. Isang top. Tumakbo pa ho yan. Million ho, paningil ho yan. Hindi ko na lang sasabihin.
Tapos sasabihin natin na tayong social media ay malinis at walang nangyayaring ganyan? Huwag ho tayong tarantado, huwag ho tayong hipokrito. Yan lang ang totoo. Ngayon, never kong binanggit si Tingking Pinoy. Never kong binanggit siya. Pero sabi nga, tandaan ho natin, ganito ang ginagamit na taktika ni Pangulong Duterte paulit-ulit. Ang unang pumiyok, guilty. Hindi ko alam kung saan yung nakuha yun eh. Kung bakit ganito, ganito, ganito. Eh sa totoo lang, ang dami-dami naman hong dumidepensa rin kay Po. Ang dami din hong bumabanat kung kani-kanino. Maging DDS, Duterte supporter yan. Pero bakit kayong nagbanggit? Hindi ho ako. At ito na nga ho, kaya nga sabi ko, tapos na ang laban. Tapos na ang laban. Pumiyok na ang dapat pumiyok. Hindi ko na ho kailangan pangalanan. Tapos yung ebidensya, pinaliwanag ko na ho. Tatlo pa lang ho yung example. Okay? Ngayon, lipat na ho tayo. Tapos na ho tayo dyan sa issue na yan. Okay? Yung ebidensya na hinihingi ninyo, hindi ko ibibigay yan kahit kailan. Dahil hindi ho ako tanga. May common sense ho ako. Evidence, I will feed you kung papaano kayo finid ng ibang taong vlogger at ibang lokolokong vlogger. Kung papaano kayo inuto, papakita ko sa inyo kung papaano yung nangyayari. So, ito lang ho ang sinasabi ko sa inyo. Ano? Ngayon na lumabas ito, tapos nagsalita ito si Tingking Pinoy. Hindi ho ako, wala ho akong binabanggit, hindi ko siya sinasabi. Ha? Ngayon, ito nangyari. Pinuntirian niya ngayon si Mocha. Magtataka kayo. Ang daming umatake sa kanya. Si Maharlika, si Kelly, yung si Nino, si Maui, marami pa. Actually, kahit nga si, noong una, si Drew, bumanggit din yan, bumanat din yan eh. Ang daming bumabanat sa kanya. Pero ang binanatan niya, si Mocha, magtataka ka ngayon kung bakit. Sa bagay, ano nga ba ang lalaking pumapatol sa babae? So, ito lang ho kasimple ho yan, ha? Ito lang ho kasimple yan. Tanong nyo sa sarili nyo, bakit si Mocha lang ang sinagot niya? Bakit hindi niya sinagot ang paratang ni Maharlika? Hindi niya sinagot ang paratang ni Kelly? Ang galit ni Maui? At ang galit ni Nino, hindi siya sumagot? Ni ako nga, indirect niya pang sinasagot eh. Pinuntira niya si Mocha. At alam nyo anong sinabi kay Mocha? Dito mo makikita na pikon na yung tao. At i-reveal ko sa inyo kung gaano yung kapikon. Okay? Sabi niya, salin ni Mocha, negative 500. Paano yan nakapag nationwide and worldwide campaign? Natural. Kampanya yan. Meron yan campaign funds. Siyempre, people are supporting her. Nangangampanya siya. Sinong kandidato ang walang nagbibigay ng campaign fund? Sige nga ho, tanungin ko kayo. Si Pangulong Duterte, di ba? Ni-report pa nga ho yan eh. O, sino mga campaign contributor niya? O, ito, ni-report yan. Ilang beses ni-report yan? Oo, sinuportahan niya ng tao, naglabas ng sariling tao, yung mga pera yung mga tao. Pero meron din mga naglabas talaga ng malalaki, milyon, para tumulong kay Pangulong Duterte. Kasi, parte yan ng pangangampanya. That's legal. Ulitin ko ho. That's legal. Hindi porket 500, negative 500 ang salin ni Mocha, hindi na siya makakapag worldwide campaign. Kasi nga ho, kandidato siya, natural. May partido ho siya, meron hong tutulong ho sa kanya, may mga sumusuporta, meron kunwari, kasama niya si Glenn Chong, pupunta ng Hong Kong, pupunta ng Davao, tulungan. Natural, kampanya yan eh. It's part. Kaya hindi ko makuhang yung logic ni Tingking Pinoy na ang plastic daw o parang tingnan mo nga yung sarili mo, negative 500 ka pero nakapag worldwide campaign ka. Ha? Eh natural, kampanya nga yan eh. Natural, may magfo-fund. It's normal.
ano pang hirit ni Thinking Pinoy sa kanyang life? Sinasabi niya, mag-concentrate na lang daw sa Mocha Girls. Oh, bakit naman nadamay ang Mocha Girls? Pati Mocha Girls gusto mong idamay? Anong logic nun? Na mag-concentrate na lang, dapat daw inaasikaso ko yung tumaas. Kasalanan ko daw kung bakit negative 500 ang sali ni Mocha. Sandali. Tumutugtog pa ba si Mocha? Hindi na, di ba? Ang tagal lang tumigil. Nakalimutan mo ba? Natural lang. Anong gusto mo? Magnakaw siya sa gobyerno para mapunuan yung utang niya sa nabayarin niya? Hindi niya ginawa. Okay? Kaya nga ho siya negative 500. Tapos sasabihin mo, ayusin ko na lang as a manager? Bakit? Tanungin nga kita. Ikaw, may manager ka din. Yan ba ang ginagawa sa'yo ng manager mo? Pinupunuan ang pangangailangan mo? Isa pang punteriya. Base sa ating caption, Thinking Pinoy, binanatan si Mocha pagkatapos gamitin. Bibigay ko sa iyo mga halimbawa ng paano mo ginamit si Mocha. Ipaaalala ko lang sa iyo, ha? Papaalala ko lang sa iyo. Yan. Pero kanta muna tayo. Wait lang. Yan, tama. Sa aking puso. Ay, nako. Thinking Pinoy. Naalala mo ba? Nung dikit ka ng dikit kay Mocha, kulang na lang ihimurin mo ang puwit ni Mocha. Buntot ka ng buntot. Tawag ka ng tawag. Di ba? Lahat, pati sa gig niya, sumusunod ka. Oh, kakain kayo. At, mantakin mo, kaibigan. Tinuring kang kaibigan ni Mocha. Naalala mo nung namatayan ka, sinong vlogger ang dumalaw sa'yo dyan sa Bulacan? Si Mocha. Kahit hindi naman niya kailangan gawin. And yet, alam mo kung bakit? Si Mocha, bigyan kita ng istorya lang ni Mocha. Si Mocha, bibihira magkaroon ng kaibigan yan. Kasi masyado yung tahimik na tao. Masyadong privado. Pero pag naging kaibigan ka niyan, grabe yan magturing ng kaibigan. At magpapatunay niyan si Drew Olivar. Si Drew Olivar, ilang beses sumabit yan. Ilang beses pino na yan. Ang daming nagsasabi sa kanyang mga opisyal, Mocha, layo-layo ka naman kay Drew, pinapahamak ka. And yet, hindi niya nilayuan si Drew. Bakit? Kaibigan kasi. Sumabit si Drew sa Pepe Dede Realismo, maging dun sa Bam Joke. Anong ginawa niya? Sinamahan niya kay Elizar. Sinamahan niya para magpaliwanag. Ganyan ho siya eh. Ganyan din ang tinuring sa'yo. Hindi mo ba alam? Di ba? Nung mga New Year, mga Christmas, niyayaya ka pa nga niya. Bibihira mag-ayayan sa mga personal na kaibigan, pero yung mga personal lang na kaibigan niya, tinuturing niya sa sobrang kaibigan. Pero alam mo, at that time, yung totoo lang ha, at that time, napansin ko nang manggagamit ka eh. Kaya lang hindi ako umiimik, ayokong siraan ka. Kahit, ilang beses mo ko siniraan kay Mocha at sinabi mong lumayo si Mocha sa akin. Pero hindi naman tanga din si Mocha. Dahil si Mocha, kilala ako for 20 years. We've been together since fourth year high school. Alam niya na I only care for her. Tinutulungan ko siya pag bumagsak. Namatay ang kanyang tatay. Akong sumama sa pamilya nila. Akong sumama sa kanya. Nagka-problema siya sa kahan-saan-saan. Sa jowa, sa lahat, sa pera. Sinamahan ko si Mocha, hindi ko binitawan yan. And yet, sasabihin mo sa kanya, okay, na lumayo sa akin, huwag makinig sa akin. Bakit? Alam mo kung bakit? Explain ko sa'yo, para alam mo. Kasi feeling mo, kaya mong utuin si Mocha. Dahil ang taas ng tingin mo sa sarili mo at ang tingin mo kay Mocha, bobo. Lumabas na nga sa bibig mo kanina eh. Na ang ginagamit mo utak kaya marami kang pera. O, di ba? Ginagamit mo yung trabaho mo sa ganito, yung pagsusulat mo. Hindi ganda ang ginagamit mo. O, asabihin mo, wala ka namang pinapangalanan. Hindi.
huwag tayong maglokohan. Kung kaya mong lokohin ang sarili mo at yung mga utu-utu mong mga followers, kami hindi. Tapos, anong ginawa mo? Dumami ang followers mo, di ba? Oo. Oh. Sunod-sunuran ka eh. Tapos, nung tinutulungan na ni mo kayong ibang vlogger, tulad ni Drew, at pumapalpak na siya, anong ginawa mo? Pinapalayo mo si Mocha kay Drew. Paano ko nalaman? Kasi lagi mong kakwentuhan si Mocha at si Mocha kinikwento naman sa akin. At tinatanong niya rin sa akin. Alam mo ang sabi lang namin? No. Bakit? Kaibigan natin ito. Whether bumagsak siya o umangat siya, sasamahan natin si Drew. Kasi ganyan ang tunay na kaibigan, hindi lang pag nagiging successful. Ang tunay na kaibigan, kahit bubagsak, nandiyan ka sa likod. Kaya bumagsak si Drew pa ulit-ulit, ilang beses sumabit si Drew, na andiyan si Mocha. Hindi niya binitawan kahit pinabibitawan mo. Kasi naiinggit ka. Bakit? Every time na lumalabas sa ibang bansa, hinahanap si Drew kahit nandiyan ka. Yan ang totoo. Pansin ko yan. Pag sa labas, ibang bansa, at nagpapapicture ang ibang tao. Di ba binabanggit mo pa nga yan, ikaw yung ganitong version ni Mocha, ganyan-ganyan. Pero meron kang insecurity. Insecure na insecure ka. Eh si Mocha, hindi naman sa ano-ano, pero sanay na ho kasi siya dyan dahil matagal na naman sa celebrity. Katunayan, ayaw niya nga ho yan, nagdi-disguise ko ho yan pag lumalabas. Pero ikaw, excited ka. Excited ka sa fame. So lahat ng umaangat, eh pilit mong binabagsak. Ayaw mong ipashare at gusto mo yung sa'yo lang ishare. Ang importante sa'yo, kayong tatlo lang, ikaw mo kasi Sas. At alam ko sa heart ko, darating ang panahon, pababagsakin mo si Mocha. At yan ang ikinakalat mo sa mga kaibigan. Kasi yung mga feeling mong kaibigan mo, hindi. Banas na sa kayabangan mo. Yan ang totoo. Kaya nga, lahat nalalaman namin eh. Mamaya, pupunta tayo sa ginawa mo sa DWIC. Relax ka lang. Sabi ko sa iyo eh. Ito lang ho, ano. Tuwing may problema ka, at tuwing may kaaway ka, tinatawagan mo si Mocha. May meltdown ka kay Mocha. Bumabagsak ka. As in, halos madurog-durog ka. Tapos tatapang-tapangan ka sa live mo. Kaya ako natatawa pag nanonood ako ng live mo. Grabe, daig mo pa yung mga artista natin. Sa galing mong umarte. Pero sa private mo, bagsak na bagsak ka. Kaya tuwing naglalive ka at sinasabi mo hindi ka affected, yung tatawa-tawa ka. Kaya nga, siguro, nabi nga sa akin ng isang kaibigan ko, nag-message, napanood yung live mo ngayon. Grabe siya, ano, tumataba ng todo. Alam mo, bakit? Simple lang naman yan. Stress eating ang tawag dyan. Kasi sabi nga ng isa kong kaibigan, ayoko na lang banggitin ko sino siya, sabi niya. May cancer, 'di ba sinabi niya may cancer siya doon sa inano niya sa Amerika, na may cancer siya. O nakita nating lahat 'yon, may video 'yon, may tanning na sinasabi niya. O 'di ba? Tapos pagkatapos nung sinabi niya, joke lang 'yon kasi ganito, kaya nga sila nag-away ni Kelly. Sabi nung kaibigan ko, may sakit. Bakit tumataba ng ganyan? Tapos, paano ang patunay na nagdidikta ka na huwag i-share?
O, di ba? Nilabas ni Maharlika yung message mo. Na ano, dinidiktahan mo siya, bakit mo sinis, ba't siya sinayar si Kelly? Isipin mo to, ah. Hindi kayo magkakilala ni Maharlika. Hindi kayo magkaibigan. First message mo kay Maharlika, yan ang message mo. Dahil alam mong malakas si Maharlika. Especially sa mga loyalist. Kaya ginanyan mo siya. Pasensya ka na, pero si Maharlika ay mandirigmaho yan. Revolutionaryong tao yan. Hindi mo masisindak ng ganyan yan. O, diba? Hindi mo pa kaibigan yan. How much more kaming mga kaibigan mo kung papaano ka magganyan sa amin? Na huwag i-share to? I-share to? Kung makautos ka. Kahit nga abogado, pag utusan mo, antindi. Paano yung, eto na lang ha, yung asal mo na lang, pagkausap mo si Doc, na nilabas mo, grabing asal mo. So, ito lang ang sa akin. Huwag na ho tayong lumayo, okay? Kung kayo ang mga followers niya, naniniwala kayo sa pagiging self-entitled nitong tao na ito, feeling siya ang reyna ng social media, siya ang may hawak ng social media, ang laki ho ng problema natin. Halimbawa ko na nga lang ho eh, kahapon, nung isang araw, kalimutan ko na August 5 or August 6, may pinost siya. O, magpapahinga muna ako, may chuchuchu o chuchuchu. O, yung mga gustong umentrang vlogger dyan, umentra na kayo. Alam mo nung sinend sa akin yon, kasi may mga, alam mo naman, yung mga banateros, eh, sinesend din sa akin. Natawa ako, sabi ko, grabe. Grabe ang tingin niya sa sarili niya. Ang taas-taas na pagmamay-ari niya ang social media. At pag wala siya, oh, it's your time. Kayo naman. Sige, kayo na. Wala ako. So, it's your time. Ang tinti mo, Brad. Saan level yan? Saan mo nabili yung kayabanga mo? Saan palengke mo nabili yan? Na makabili nga ako ng konti. Tapos, gusto mo ng katotohanan? Isa pa. Bibigyan kita. Ipunan kita. Pero syempre, yung resibong hinihingi mo, mautak ka, hindi ka mag-iiwan ng paper trail. Magaling ka. Sabi ko sa'yo, one thing na isang bagay na talagang positive na masasabi ko sa'yo, ikaw ang pinakatusong kilala ko. Magaling ka. Tuso ka. Alam mo yung tuso? Yung shrewd. Para kang yung ahas doon sa panahon ni Adan at Eva. Ganun ka ka utak. Ganyan ka katalino. Ay, bilib ako sa'yo dyan pagdating dyan. Talagang hindi ka mahu. Kaya nga ako nagsasalita ng kahit na anong pangalan eh. Dahil alam ko naman magde-deny. Kaya eh, alam ko naman eh. Tapos ngayon, eto lahat ito sasabihin ko sa'yo. Sigurado ako i-deny mo. Eh, problema nyo na lang ho. Kasi alam nyo, ito lang masasabi ko eh. Do not believe me. Just watch him. Yun na lang. Do not believe what I say. Delete nyo lahat na sinabi ko. Panoorin nyo na lang siya magsalita. Panoorin nyo action niya. Tingnan nyo kung anong ginagawa niya. I-rewind nyo noon ang ginagawa niya. Gusto mo ng patunay? Dati sinasabi mo, wala ka lang. Walang-wala ka. Sinasabi mo, kaya ka nga merong donation sa sa article mo. Kasi doon ka kumukuha eh. Walang-wala ka. Yan ang sinasabi mo nun sa paulit-ulit mo sa live mo nun. Wala kang pera, wala kang ganito. Paulit-ulit mo yan. I-rewind nyo yung mga live niya. Pero, wait lang ha. Papakita ko lang. Nang sulyap. Wait lang. Ito lang naman ang biyahe mo. Wait. January 26. Yan. May listahan ako ng biyahe mo. Nanglipad mo. Paalis sa ibang bansa, papuntang ibang bansa. January 26. Ito. Hindi, mali. Ito. Travel date. July 23
At July 12, dumating ka ng July 23. Okay. Ano pa? June 28, dumating ka ng July 1. Aba, big time ka, brad, ah. Kararating mo lang ng July 1, umalis ka kagad ng July 12. Malupit ka talaga. June 14, dumating ka ng June 17. Tapos, 17, within 11 days, 28, umalis ka uli. At hindi. Okay, okay, okay. May 24, umalis ka. May 17, umalis ka uli, dumating ka ng 21. Imagine mo, ha? Umalis ka ng May 17, dumating ka ng May 21, May 24, umalis ka kaagad. Sige, sige. Ito pa. Para mas maganda. March. Wait lang, ha? Mali. January muna tayo. From January. Yan. Hindi, December pa pala ito. Lupit, ha? Umalis ka ng December 7, 2018, dumating ka ng December 10. After 1 month, January 11, umalis ka uli, dumating ka ng January 14. February 28, umalis ka uli, dumating ka ng March 4. Pag dating mo ng March 4, March 15, umalis ka uli. Ibay malupit. Ganito ang ano mo. From August until hanggang July 23, nakailang biyahe ka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, wait lang, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ang departure mo. Ang lupit mo. And yet, sinasabi mo, ha, na wala kang ibang trabaho kung hindi pagsusulat. Wala ho akong sinasabi. Pero yayamanin ka talaga, Brad. Pero dati, sinabi mo pa sa San Francisco, according to Kelly, na naghihikaos, kaya nga kayo humingi ng mga tulong at donasyon. Eh, yung iba, sasabihin naman, ano ngayon? Kung marami Zambia, ano ngayon? Minsan medyo gamit din ng common sense. Hindi ko na kailangan i-explica at i-spellingin pa sa inyo. Pero ano? Anong sagot mo sa lahat ng mga pratang sa'yo ng ibang tao? Ako, hindi ako nagpaparatang sa'yo ever. Wala akong pinangalanan. Ikaw mismo ang pumiyok dyan. Kaya nga sabi ng isang comment, bakit kalbo? Hindi naman ikaw yung sinasabi ni Tipping Kalbo, ah. Guilty ho akong kalbo. So natural, pipiyok ako. Kasi guilty akong kalbo, eh. Gets nyo ba? So pag isang tao guilty, pumipiyok. Ngayon, hindi ko iniisip na yung mga kanyang followers ay magbago ng isip. Hindi ho. Kasi nga ho, yung pinost ko nga ho kanina, di ba? Sabi ba naman, ulitin ko lang yung pinost ko para at least sumaksak sa kokote natin. Marami ho ako nababasang ganito, eh. Sabi nila, ano naman? Yan ang kadalasang naririnig, nababasa. O ano naman ngayon? Kung marami naman siya nagagawa sa bayan. So okay lang? So okay lang sa atin ng isang Robin Hood? Ito sabi nung isa. Basahin ko na para eksakto. Anong problema kung binayaran si TP kung sakali? Gina Faye Abayata. Yan ang comment niya.
Sabi ko, ganyan katindi, ganyan, ganyan katindi yung pag-iisip natin. So, lagi pa akong binabanggit na iba yung issue, inggit daw ako. Saan? Anong kainggitan ko? Hindi ko magets eh. Saan ako mainggit? Sa itsura niya? Definitely not. Sa taba niya? Definitely not. Sa talino niya? Ah, okay lang. Hindi ko kailangan ng talino na ganyang katalino, naging tuso, na wala namang kaibigan. Yung totoo. Aanhin mo ang talino mo, aanhin mo ang kayabangan mo kung wala kang kaibigan. Yung totoo. Tanong niyo sa sarili niyo ho yan. Yan ang tao na yan, walang kaibigan yan. Alam niyo kung bakit? Lahat ng kaibigan niya, binabanata niya pag nakatalikod. Aanhin ko yun, ba't ako maiinggit dun? Aanhin ko, sa totoo lang ha, sasabihin nila, ay kasi yung followers mo, ganyan-ganyan. Friends, aanhin mo madaming followers at million likes kung hindi mo naman nakakasama. Aanhin mo yan. Yung totoo naman. Alam niyo, kami hong mga entertainer, sanay na ho kami dyan. Sanay na ho kami sa appreciation ng tao. Sanay na ho kami na, uy, galing ng grupo mo. Uy, ang lupit ng grupo mo. Uy, buti ka pa, nakakasama mo. Puro mga babae, mga magagandang sexy, ganito, ganito. Buti ka pa, ganito, ganito. Sanay na ho kami dyan. Hindi ho nakakatuwa yan. Alam niyo ho bakit? Ang nakakatuwa, yung uuwi ka sa bahay mo, uuwi ka sa family mo, uuwi ka sa friends mo, na meron kang talagang tunay na kaibigan. Pag nagkwentuhan kayo, inumang pambahay lang, yung chika-chika lang, totoong kaibigan. Yung walang ahasan, yun ang masarap sa buhay, yun ang nakakaingit. Hindi ho nakakaingit yung pagiging mag-isa. Iyan ang isang halimbawa niyan. Yan tao na yan. Lahat na lang ng umangat, binabanatan. Lahat na lang ng pwede niyang awayin, aawayin niya. Kaya hindi mo pag-iingitan yan. Walang buhay yan eh. Ang buhay niya nasa social media. Tanggalin mo ang social media sa kanya. Mabubuwang yan. Alam niyo paano ko nalaman? Ito ho. Itong mga nakarang araw, sinimulan kong banatan yung mga mali sa social media. Napraning ho yan ng todo-todo. Minuminuto tumatawag sa abogado, nagtatanong. Minuminutong tumatawag yan. O, punta tayo sa DWIC. Matagal niya na hong gustong paalisin si Drew sa tambayan. Naiirita siya kay Drew dahil bakit? Lagi daw absent. Sabi ko nga, grabing kaplastika nito. Lagi absent si Drew. Pinuna mo pa yung pagboborakay nila. Pinuna mo pa yung pag-Hong Kong nila. Sandali, alam mo ba yung Boracay? Naka-leave pa si Mocha sa DWIC kasi katatapos ng eleksyon, nagbakasyon kami sa Boracay. Naka-leave pa kami doon. Alam ni boss yun, ng may-ari ng DWIC. Sa sihirit ka sa radyo, o narinig ng mga tao yan. Na kesyo ganito, kesyo ganito, kesyo ganyan. Grabing inggit mo. Pero sa totoo lang, sino sa atin na mas madami ang absent? Sumakit lang ang kuko, absent ka na. Kung hindi ka nga absent, late ka naman. Tapos kumakapo na ka kay Drew na kesyo si Drew laging absent. O ano pa? Sa totoo lang, alam ng mga tao dyan sa radyo, yung kayabangan mo, ang lupit. As in, buisit ng mga tao sa'yo dyan, yung totoo lang. Tapos, magpapahaging ka pa na ganito, kailangan mawala ako, mawala si Drew. Buti na lang talaga, mautak at napaka-prudent nitong at may-ari ng DWIC na hindi nagpauto sa'yo. Kaya hanga ako dyan. Hanga ako dyan kasi kahit anong banat sa mga politiko, maging kaibigan ng may-ari, hindi niya pinakikialaman. Banat kung banat. Kung gusto nyong banatan yan, banatan nyo yan. Go. Tapos, alam nyo ba?
Ilang beses ni Mok ang tinatanong kay Boss Edgar? Tinatanong niya, ilang beses niyang tinatanong, "Sir, ano ba? Okay lang ba sinyo si Drew? Ganito, ganito. Kasi may nababalitaan kaming ganito, sinisiraan siya, ni ganito, ni ganito. Kasi pag yan dyan si Drew, masaya yung show." O, di ba? And yet, ano, sabi ni Boss, "Okay yan." Ano mo sabi ni Boss? Wag yung baguhin si Drew. Let him be. Kung ano siya, ganyan siya. Ganyan na siya. Wag nyo siyang ano. Kaya bilib ako dun sa may-ari eh. Ganyan, no? Supportive. So, anong napala mo? Wala. So, ano ginawa mo? Leave ka. Hindi mo matake. Hindi mo rin matake yung mga umaatake sa'yo habang kayo nagpo-programa. Kaya nga, ilan ang binan mo dahil pinupuna ka? Sinasabihan ka na, "Hoy, pagsalitain mo naman si Attorney Trixie, lagi mong sumasabat." Binan mo. Ano kay? Admin ka niyan, editor ka niyang page ng DWIC, so binan mo. For your info, ako hindi. Hindi ho ako editor o anything ng DWIC. At I don't ban yung mga taong bumabanat doon. Pero ano, pinag-ayos tayo, di ba? Ano sabi ng DWIC? As much as possible, let's respect one another. O sige, sabi ko, tigil ako. Sa DWIC, hindi ako babanat. I will respect yung may-ari ng DWIC. Hindi ako bumanat. Tuloy ako. Sabi ko, sige sir, kung hindi naman kayo magpapadala sa desisyon ng kulokoy na yon, magtatrabaho kami. Ayusin namin. Kasi tandaan nyo, ako ang producer niyan, hindi ho si Mocha. Si Mocha ang pinaka-main talent, pero ako ang producer at nakapirma ho dyan sa radyo na yan. At may mga nakahandang radyo na lipatan kami kung sakaling pumayag itong si Boss Edgar. Pero hindi, napakabuti. Sabi ko nga, we appreciate yung ganong klaseng kabutihan at paninindigan. Yan ang totoong paninindigan. Sabi nito isa, si Mocha Drew, Boracay lang. E si Baboy, nag-Singapore, Japan, Hong Kong, Amerika. Tapos reklamo pa si puta. Yan ho kasi ang talagang totoo dyan. Ito nga isa, oh, binan niya ako. So yan ho ang talagang nagbaban. Ako ho, sabi ko nga sa inyo, magbaban lang ako pagka fake account ka. Kasi alam ko na kagad kung sino yung fake account eh. Magaling ko yung si Tolongis. Gumawa ng fake account. Di ba? Nagtanong ka pa nga sa mga abogado kung pwedeng maidemanda ako. Tapos binanatan mo yung mga nagdedemanda sa'yo kaysa freedom of speech. Ang plastic mo, Brad. Ang plastic mo. Ngayon, yung mga nagsasabing, eh, hindi naman national issue yan. Bakit nyo mga sir, mga ma'am, ulitin ko ang sinabi ni Pangulong Duterte. The enemy is us. Yun ang totoo. Ang problema ng sa bayan natin, hindi naman ho yung mga tunay na kalaban. Yung mga tunay na kalaban, madali ho nang ma-defeat yan. Wala na kong kwenta yan, 3% na lang ho yan eh. Ang mga tunay na kalaban ay yung nagpapanggap mong kakampi. Naalala niyo yung Trojan Horse? Diba? Yung sa... may pelikula nga ho yan. Yung kalaban niya, nagbigay ng napakalaki-laking ribultong horse. Binigay. Tapos yung pala, doon nakasakay yung mga kawal. Pagpasok doon, nagsimula at nagdeklara ng gera sa loob. Kaya bumagsak yun. Yan ho ang nakakatakot. Ito ang totoo ha. Ulitin ko sa mga nagsasabing paulit-ulit na this is not a national issue. No. Yan si Lenny. Wala na ho yan. Bobo yan. Alam na nating bobong bobo. O sino pa yung mga kandidato na katulad nila Grispo, sila Drilon. Hindi nga makaporma yan eh. Sila Heydarian na full of himself, hindi na makaporma, wala nang alam, nilampaso pa nga sa debate. Ang problema talaga ay yung mga nagpapanggap
at ginamit si Pangulong Duterte para sumikat at 2022 iba ang susuportahan. At dahil marami nang nauto sa inyo, sunod-sunuran na kayo kung anong ididikta nitong tulongges na ito. Yan ang problema na dapat nating kaharapin ngayon pa lang. Naalala ko nga sabi ni Ninyo, unang kita pa lang na doon sa Palitbise. Ay nako. Ano pang kwento? Bitter daw ako dahil hindi sinuportahan si Mocha. Wait, let me clear this. Okay? Let me clear this. Listen to... Makinigo tayo ng mabuti, ha? Makinigo tayo mabuti. Unang-una, dalawang bagay to eh. Na ipipoint ko sa inyo patungkol sa pagkatalo ni Mocha. Alam namin kung ba't natalo si Mocha. Hindi ko napupuntahan yung pangatlo, yung sinasabing dinaya. Hindi ko napuntahan yan. Ayoko nang puntahan yan. Dalawa lang. Una, alam namin na mas malakas si Tulfo. Accept namin yun. Sabihin, naman, Tulfo is Tulfo. Decades na si Tulfo. Gets mo ba? At hindi lang isa. Hindi lang dalawa. But more. Three. Apat pa nga sila sa totoo lang. Pero sabi na natin, tatlo lang talaga yung dikit-dikit na T3. Yung si Erwin, si Ben, at saka si Rafi. Si Rafi ka pa nga lang, Erwin ka pa nga lang. Pagsamahin mo pa yung tatlo, walang tatalo dun. Itandaan ho natin ang party list. Isa lang ang binoboto. Isa lang. So it's going to be the DDS. O sabi na natin, sabi na iba, kasi 5 million yan, 5 million, blah, 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 5 million, 5 million. Bakit ganito lang ang nakuhanin mo? Kaba 200,000 lang. Ba't ganito? Eh kasi naman ho, karamihan naman ho na nakafollow kay Mocha, DDS. At kung DDS ka, dalawa lang ang choice mo. Si Tulfo o si Mocha. Sino sa tingin nyo naman? Sino pang iboboto nyo? Si Tulfo, di ba? Accept namin yun. Tanggap namin yun. Hindi ho kami bitter doon. Sa katunayan nga, kaibigan pa ho ni Mocha ang mga Tulfo. At pag may mga post sila, pino-post pa rin ho namin kasi it doesn't matter to us kung natalo. As long as si Tulfo nakaupo. Congratulations! Walang bitterness sa amin dun. Masaya kami dun. At second, para lang malinaw sa ating lahat, tandaan nyo ho ang salitang ito na nasa Biblia. Hindi ho ako banal-banalan, hindi ho ako religyoso, pero may pinaniniwalaan ako. Sabi ng Biblia, hindi ko lang ang eksaktong quote ang alam, pasensya na ako sa mga theologian dyan, ang tao daw ang nagpaplano. Pero ang Diyos ang gumagawa o nag-aayos ng step. I-research na nga lang natin. Mas maganda sa Ingles eh. Wait lang ha. Yan. Ha? Makinig. Apakaganda ho nito. In hearts, lalim naman ito. In their hearts, human plan their course. But the Lord established their steps. Una ho yan. Proverbs 16 verse 9. Nasa puso ho namin yan. Sabi ng New Living Translation, we can make our plans, but the Lord determines our step. Kahit anong plano natin, ang Diyos ang masusunod. Kaya kung anong nangyari, salamat sa Panginoon kasi yun ang kanyang kagustuhan. Na matalo si Mocha. Pinahintulutan niya yun. Okay yun. Walang bitter na sa part namin. Kaya kalokohan yung sinasabi na bitter lang kami kay TP. No. It's the other way around. You know why? This is the real story. Listen. Let me have your ears. Listen carefully. TP talked to Mocha about party list. This is the truth. And I'll tell you. At ang sabi niya, ako ang first nominee, Mocha mag third nominee ka, ang second nominee yung may-ari ng party list. Sa totoo lang, natawa kami doon. Ibang level to, ibang level. Gagamitin mo yung popularity ni Mocha sa kampanya, pero ikaw ang first nominee, second yung may-ari at third si Mocha. Siyempre, by principle, ito ang reality, by principle, why? Why kami papayag sa ganun? Gagamitin si Mocha, tapos kunwari manalo, isang nominee lang o dalawang nominee lang,
Eh kung gumawa kayo ng katarantaduan doon sa loob, ang bit-bit at naging mukha nung part list na yon si Mocha. Kaya nga ho, yung lumapit ang AA kasosyo, ito kagad ang aming, kasi ang supposedly, ang deal, yung may-ari, ang first nominee, o yung financier, ang first nominee. Ganyan ho kasi ang party list. Ito ang katotohanan. Lagi ang first nominee, yung may-ari, o yung financier, yung gagastos. Okay? Sa kasosyo, ganun din dapat. Magsi-second nominee si Mocha. We didn't agree. You know why? Gagamitin yung mukha ni Mocha, doon, sa mga poster, tapos, ang first nominee, yung iba. Eh so, pag nanalo yon at hindi pumasok si Mocha, para niyang ipinaglaban itong tao na to, eh what if magloko itong tao na ito? Para kang nangampanya sa isang tao na sa tingin mo eh, pwedeng magloko in the future, just in case. Hindi ko naman sinasabing loko-loko yon. Kaya lang, kung ikaw mga kampanya, dapat ikaw din ang mahalal. As simple as that, we will not allow na ma-endorse ang isang tao na hindi namin kilala. Unless, katulad ka ni Pangulong Duterte na ipaglalagay mong pangalan mo dyan kasi naniniwala ka kay Pangulong Duterte. O, anong nangyari? Tumanggi si Mocha kay TP. Ang sagot ni Mocha, pagdating sa political plan ko, ang kausapin mo yung si Byron. Eh, siyempre, eto si TP, may takot to eh. Hindi niya ako kayang bulahin, hindi niya ako kayang paikot-ikutin dahil matagal na ako sa negosasyon. Kung itong politika na ito, mga tuso ang tao, wala ito sa katiting ng mga tuso sa industriya ng entertainment. Doon ho, grabe ho ang gaguhan doon, grabe ho ang gamitan doon, grabe ho ang chismisan doon, grabe ho ang iskandalo. Itong sa politika, ganyan lang ho ito. Kaya hindi ako kayang paikutin itong loko na ito. Paikutin niya ako. Uutu-utuin niya si Mocha. Sorry, hindi ako kami tanga. Hindi ako pauuto. Kaya sinabi talaga namin, hindi. Ano nangyari? Hindi ko alam. Pero hindi ho siya ang naging first nominee. Sa iba na punta. Kanino? Sa isang mayaman. Sa isang mayamang kilalang kilala ang kanyang kapatid sa industriya ng sports. Yung sabihin, nilaglag siya. Katingin nyo, bakit siya nilaglag? Kayo na lang ho mag-isip, bakit ho siya nilaglag? Yung totoo, dali, apaltan ko English to, baka mamaya maban yung itong music yun. Okay? Yung totoo lang ho, saan ho? Bakit ho siya kaya nawala doon? Kayo na lang ho mag-isip. Gamitin niyo utak niyo. Nung wala si Mocha, nawala din siya. Tapos si Mocha ang magiging bitter, eh si Mocha naging first nominee. Ah, sabi kasi nung iba, eh dahil kasi kay TP, dahil hindi niya pinromote si Mocha, hindi niya kinampanya si Mocha, kaya siya natalo. 1.5 lang si TP, 5.7 si Mocha. Logic na lang po ito. Kung hindi lahat ng 5.7 bumoto kay Mocha dahil nandyan si Tulfo, what will make you think na boboto yung 1.5 ni TP kay Mocha? Logic lang ho eh. Simple logic. So wala hong impact yun. Whether ipromote ni TP o hindi ipromote ni TP si Mocha o ikampanya niya si Mocha, it will not affect yung result ng election. It was not. Ang sabi doon naman, masyadong mataas ang tingin natin kay TP na kayang panalo ni TP si Mocha. No! It's the Tulfo. As simple as that. Ang dami nga akong sabi sa inyo eh, di ba? Marami ho. Binoto ko si Tulfo. Hindi, eh, kasi siyempre ganito, akala namin si ano ganito, pero binoto namin si Tulfo. Sa ibang, sa ano, sa OFW. Lagi yan, AXIS din kasosyo. Alam namin, na si Tulfo talaga. Alam niyo ba, month before mag-eleksyon, nag-uusap na kaagad kami ni Mocha. Alam na namin mananalo si Tulfo. Alam namin malalaglag kami. Kasi nga, alam namin, yun ang magiging labanan eh. Yung iba, may mga baluarte na. Kasi yung nga, ang party list, baluarte yan. Ang labanan sa party list, baluarte at popular.
Okay? So, balwarte yung mga nanalo, mga naunang nanalo, mga bayan muna, mga kung ano-anong party list dyan. May mga balwarte sila, may mga lugar sila. Yung iba naman, mga congressman, mga kapatid nila ang kandidato dyan. So, may balwarte na sila. Si Moca walang balwarte. Umaasa lang siya sa popularity o kaya yung kanyang kampanya. Pero, ang matindi dyan, ang kalaban niya sa popularity, etong si Tulfo. Kaya, last month na ng election, alam na ho namin. Nag-uusap na nga kami ni Moca, o so, ano na ang gagawin natin? So, after election, we know what will happen. Tanggap na natin to. Tanggap na namin yun. Even before the election. Kaya, happy na kami nun. Nag-move on na kami nun. And yet, sasabihin ng iba, bitter lang kay TP dahil hindi kinampanya. Wow! Ito, sabi ko sa inyo, ang taas ng tingin natin kay TP. Di ba ho? Ang simple-simple lang ho yan. Hindi ko ho maintindihan at hindi natin maintindihan ho yan. Eh kasi ho, bulag na ho tayo. Kayo ho, ito ha, hindi ko sinasabi. Oh, wala ho akong pinaparatang sa kanya. Kasi yung blind item ko, hindi ko nga siyang pinatutukuyan dun. Hindi ko alam. React kayo ng react. Tipi kagad kayo ng tipi. Kayo nagsabi niyan, hindi ho ako. Kaya lang, eh, siya ho pumiyok. Hindi ko na ho kasalanan yun. Ngayon, itong mga sinasabi ko sa inyong panggagamit ni Tipi kay Moca ay hindi ito out of revenge. Bakit ko ho ba ito? Ano ho ba ang endgame ko dito? Ito lang, simple lang ho ang endgame ko dito. Ang endgame ko dito, hindi ako galit kay TP. Mahal ko yung tao bilang tao, pero dapat siyang magbago. Napakasama na ho eh. Gusto natin ang tunay na pagbabago. Gusto natin maayos ang bayan natin. Simulan ho natin sa sarili natin. Tayo ho ang magbago. Tayo ang ayusin ang buhay natin. Paano ho? Pag may paratang tayo sa ibang tao, wag ho tayong bully. Sasabihin nyo, ako ang bully. Eh, sino ho ba yung araw-araw bumibira, minuminuto bumibira kay Attorney Bruce noon? Sinira ho ang dignidad. Alam mo yun, kung ako nga ho si Attorney Bruce, grabe ho yung ginawa nung tipi na ito kay Attorney Bruce. Dinurog niya ho. Ako ho yung nasasaktan kahit hindi ko kaibigan si Bruce noon eh. Nung sinaktan, yung binira niya si Doc Willie, nasaktan din ho ako noon. Ano ho ang endgame ko? Ang endgame ko, matigil na yung kademonyohan ni TP. Yung totoo lang ho tayo, pwede ho natin tirahin yung mga issues. Okay ho sa akin yung issue. Pero yung personalin mo, sirain mo yung mga tao na hiningan mo ng pabor at hindi ka binigyan ng pabor. Ano, pangalanan ko pa, si Spokes, si Sec Martin, sino pa? Ang dami niya hong, sabi nga ni Ninyo, naalala ko, buti na, sama, si Ninyo nga, sabi niya, naging consultant ka ni Cayetano, pagkatapos mong maggamitin si Cayetano, bigla mong binira? Bakit? Anong dahilan? Ay, nako, tipi. Isa lang, kapatid, mahal kita, may pagkakataon pang magbago. Huwag kang masyadong mayabang. Kasi sabi nga ni Ninyo, simple lang naman eh, lahat tayo mamamatay din. Lahat tayo iipisin. Lahat tayo kakainin ng uod. Yung taas ng lipad mo, Brad. Sabi ko sa'yo, may balik yan. Habang maaga pa. Habang maaga pa, pwede mo namang ayusin. I will accept you. Anytime. Sa totoo nga. Diba? You ask me to give a public apology sa'yo. Nagpapatanggal ka pa ng ibang post ko. If you're not guilty, I did not mention you. Never kitang minention. Ba't mo patatanggal yung mga ano, mga ilang post ko? Pambihira ka oh. Diktador ka eh. Eh, kaya nga, sana ho, yung mga nakikinig, alam nyo ho, sige na ho, mainis na ho kayo sa pagbumukha ko dahil upaw ako, kalbo ako, malakas ang dating. Pero nagsasabi ho ako ng totoo. Lahat ng mga sinasabi nyong ayaw nyo sa akin,
ay ginamit ko lang mula dun sa idolo nyo. Pagbibintang ng walang ebidensya, galing naman, kanino ba nang galing yan? Pambubuli? Oh, yung kayabangan, kanino ho nang galing lahat yan? Lahat ho yan, tatlo na yung yan, karakter na yan, na andyan ho yan, dyan sa inuidolo nyo. Ngayon, na nanggaling na sa iba, magagalit kayo? Hindi ho ako matalino. Bobo ho ako. Hindi ho ako perpekto. Madalas ho ako magkamali. Kaya nga ang hiling ko sa inyo, maging critical thinker kayo. Ngayon po, tatawagan natin muna. Sandali lang ho, kasi nabi yung telepono ko. Tatawagan ho natin itong isang social media blogger, influencer na nagngangalang Maui. Susubukan natin itong binili natin. Kasi itong binili natin, pwedeng mag-phone call. Wait lang yan. So, subukan natin ha. Miss Maui, tawagan na kita. Yan na. Wait lang. Ano yun? Bakit ganun? Ay, mali. Mali. Tawagan natin, ha? Tanungin natin kung anong reaction niya sa live ni TP. Sorry, baka nakatulog na ito. Ayan na. Alupet ng procaster. Pwede ang phone call. Ito ho yan, oh. Ay. Miss Maui! Naku. Wala ho. Si Drew natin. Subukan natin tawagan si Drew. Storeboy naman natin si Drew. Wala ho si Miss Maui. Ito si Drew. Kasi ito si Drew nagkomento at pinuna siya ng iba. Yan. Drew Oliver. Magkokomento lamang sila. Uy, si Drew. Naka-predata. Siguro ang gastos ng panganganak niya. Wala. Ayan na si Maui. Wait lang. Ayan na. Ayan na. Sorry po. Ayan na. Miss Maui! Ayan muna si Miss Maui. Hi! Ayun na! magandang umaga. Madaling araw na po. Malinaw naman po yung phone patch. Ayan po. Ayan po si kahapon, di ba? May nilabas ka na... Wait, parang tumirik yung Ayan. Hindi, kahapon, di ba, na parang... Wait lang, bakit nagdo-doble-doble? Wait. Ayan. Hello, ma'am. Yes, can you hear me? Ayan. Ayan po si kahapon, di ba? Oo. Ito si Miss Maui, kahapon, ay isang araw. Meron ka atang nilabas na patungkol kay TP. Yan. Diba? Meron kang
parang vlog tungkol kay Titi. Ma'am, ano ang pinaghuhugutan ninyo doon at bakit kayo nag-live doon? Wait lang mama, wait lang ma'am, wait lang. Parang tumirik ata. Naka-live ho ba kayo? Naririnig? Gumagalaw ba ako? Parang hindi ano. Oh, tsaka hindi ka ata naririnig. Wait ha, tawag ho uli. Hindi ka ata ho kayo naririnig. Wait lang po ah, tawag ho uli ako. Tawag ho uli ako. Hello, hello. Ano nangyari? Tumirik na yung live natin.